morning, guys. So today ang video natin is about yung festival dito ngayon sa Daran. Mostly ang gumagawa nito is yung mga farmers, pero later on pati yung kahit hindi mga farmers, parang way ng pasasalamat kasi nga yung pag-ani ganon. Lahat na ng mga Nepalese ginagawa itong festival na to. It's hindi siya ganun kabonggang festival, simple lang. Like sa umaga magpipray sila, tapos bago sila, after nilang magpray, ang breakfast nila, instead of like yung typical na breakfast, ang kakainin is beaten rice, yung hinog na mangga, banana, and yogurt. Yung beaten rice is yung parang pinipig sa atin. So, yun yung kakainin namin for today. Kanina, natapos ko na yung pag-pray. So, ngayon, kakain na kami. Ito yung breakfast namin. Gumawa kami ng homemade na yogurt yesterday. So, ito yung kakainin. Ito na, guys, yung kakainin ko. May yung mangga, tapos yung saging, yung yogurt, and yung beaten rice. Yung beaten rice is yung pinipig sa atin. Pero ito is very thin siya. Tapos crunchy din. 'Di ba sa atin medyo mataba na ang kulay is brownish, especially pagka tinusta yung pinipig. Ito hindi na niluto kasi marami kang mabibili sa palengke, pero very thin lang yung niya, yung butil. Yan, makikita nyo. Ay, so paghaluin lang natin yung yogurt and yung beaten rice. Yung beaten rice masarap kasi matamis-tamis. Ito yung ginawa namin kahapon. Tapos kainin mo lang together nung ito, mango tsaka yung saging. Nung una, hindi ko siya gusto, parang hindi kagaganahan sa breakfast, pero ngayon sanay na rin ako. Sarap. Kasi pati yung mangga matamis. Pagka gantong festival talaga, guys, natataon din talaga na mango season dito. So, ang daming mangga sa market, tapos mura. Isang kilo is ang kilo is 120, ganun. Minsan makukuha mo ng 100. Sarap siya. Ang favorite ko pati is yung yung cream. Yung pagka nag-boil ka ng milk, tapos may cream na mamumuos sa taas, sa ibabaw ng gatas pagka malamig na. Tapos, maglagay ka lang ng konting beaten rice, tapos yung saging, mix mo lang. Ang sarap. Creamy. Healthy siya. Tapos hindi ka naman kakain ng maraming beaten rice na konti lang. Ang tamis ng mango.
sarap. Paghaluin mo yung mango, tapos yung saging, and yung ito. Sarap siya. Yung iba, kahit wala nang mangga, ano lang, saging lang, tsaka beaten rice and yogurt, ayos na. Maalala ko yung pinipig sa atin. Parang iilan na lang yung nagbebenta or parang wala ka nang makikitang nagbebenta ng tinipig sa palengke, di ba? Kasi sa halo-halo wala na, hindi na sila naglalagay. Hindi kagaya dati nung ano, nung siguro mga elementary pa lang ako. Lahat ng bilihan ng halo-halo pag summer, may tinipig yan. Pero nung ano na, tumanda na, wala na. Yung saging na lang, kamote, tapos sago, nyog, beans. Yun na lang yung makikita mo sa halo-halo, wala na siyang pinipig. Pero tanda ko nung bata ako, kahit may pinipig, hindi ko rin gusto yung pinipig. Hindi ko pinalalagyan pagka namimili kami ng halo-halo. Ang sarap niya. Parang kahit madami kang makain, hindi siya nakakabusog. Tapos itong saging is yung ano, yung aritondal sa Ilocano. Hindi ko alam kung anong tawag sa Tagalog, pero aritondal yung maliliit. Tamis. So yun guys, sana nagustuhan nyo ang aming video for today. May konti akong na-share sa inyo regarding sa culture dito sa Nepal, yung mga ano about sa festival nila. So sana nag-enjoy kayo. Please support our channel and thank you po sa lahat ng mga sumusuporta. And also sana lagi kayong gabayan ni Lord and mag-ingat kayo lagi. Stay safe. God bless po. Bye!